So, ayan guys. Ang ituturo ko naman po sa inyo ngayon guys kung paano po natin wewildingin yung its beam na nakagalvanize siya. At ngayon ay may proseso kasi yun guys, di po natin makukuha yung quality na pagka-welding natin doon pag di natin alam kung anong procedure na gagawin natin para makuha natin yung quality na pagka-welding. itong its beam na to guys ay heavy po ito at ito po yung base natin sa ating shelter. So ngayon ay ipo-pull welding natin ito at i-vertical natin. So di po natin makuha yung quality na pagka-welding ng vertical dito sa its beam na galvanized natin kung wala po tayong technique dyan. So ipapakita ko po sa inyo kung paano po yung ating technique na pag-welding ng naka-galvanized na its beam. So tara, samahan nyo ako. So ayan mga kabakal, ito po yung ating its beam, no? Its beam at saka yung ating angle support. So ito po yung ating first run way down. Way down po natin itong support na to. At pagkatapos natin maiwad way down yan na pagka-welding ay i-vertical na po natin. So ang pinaka-procedure nito para makuha natin yung quality na pagka-welding natin mga kabakal ay atin po itong i-wewe down muna pagka-welding, pag ganyan. Wewe down muna natin to para matanggal yung mga galvanized dyan na nakadikit sa its beam at ganoon din po dito sa ating plate na ginagamit na support. Support po ito mga kabakal, no? Itong plate na ito. Ito po yung ating i-welding at ipo-pour welding dito sa may join. Ito, tanggalin ko na ito yung plate muna. Ito po yung join niya mga kabakal, oh, sa ating beam. Yan, join po yan siya. Ayan, join po siya. So para magiging matibay siya at solid, lalagay natin itong ating support. Ganyan. So ito po yung ating wewe down ngayon. At pagkatapos ay i-vertical natin. So tara, sama niyo ako. Wewelding natin ito ng first run natin na way down position. Tara guys. So ayan guys, wewelding na natin ito. So ganyan po yung proseso guys ng pagka-welding natin dito. Ay gamitin po natin siya ng first run na way down. Yung una nating first run ay way down. At
pagkatapos nito guys ay tsaka na natin siya i-vertical. Ayan. Bakit nga ba natin kailangan na i-weave down? Dahil galvanized pa yung ating bakal guys. Hindi po natin makuha ang quality na pagka-welding nito ng vertical pag hindi po ma-welding natin ito ng wasran. So, meron din sa kabila. Itong plate na ito guys, mga kabakal, no? Yung plate na ito na wini-welding natin, gino-join natin dito sa ating beam. Ito po yung support niya sa mga join, mga last join na sa ating beam. At para makuha natin yung maging matibay lalo pa yung ating beam support, kailangan natin lalagyan natin ng support. Lagyan natin ng support ng angle. Ang angle na ginagamit natin ay ginagamitan po natin ito ng angle na thickness niya ay 7mm. At so ito, malapit na po natin matapos yung ating weigh down. Ito po yung unang proseso na bago po natin ito ipopol welding na pa-vertical guys, mga kabakal, no? Kailangan na i-weigh down muna natin to para tanggalin natin yung galvanized na nakadikit sa ating bakal. At pagkatapos ay i-vertical na po natin ito. So ayan po mga kabakal, no? Ayan po yung ating procedure kung paano tayo mag-welding ng galvanized na its beam at mga high beam ganyan. Ayan, tapos na po. Lilinisin na lang po natin. Lilinisin natin. Nalilinis na natin ay yan na po siya mga kabakal, pwede na po natin siyang i-vertical. Dapat talaga ay sa mga galvanized ay dapat ay naka way down first siya before siya natin i-vertical para makuha natin yung quality na pagka welding natin sa vertical dyan. So, alam mo po guys, at mamaya atin na itong i-vertical at ipakita ko sa inyo yung procedure naman po na kung paano po natin ito i-vertical at makuha natin itong quality na pag-vertical natin. So, dito lang po guys, mamaya abangan nyo. So, ayan mga kabakal, ito na po yung ating wasran. At ngayon ay ipopole welding na po natin ito na pa-vertical. So, galvanized po ito. At ito po yung sinasabi ko na kailangan natin na i-weigh down muna bago natin makuha yung quality natin na welding sa vertical natin. So, ayan. Tara, samahan nyo ako. I-vertical ato natin. So, ayan po yun mga kabakal. Ganito po yung ating pagka-welding dyan pa-vertical. Para makuha natin yung quality na ating pagka-welding ng vertical, ito po yung proseso niya na atin po siyang i-weigh down muna bago natin siya i-vertical. So ito na po yung ating vertical.
ating i-final siya. Malapit na po natin matapos. Okay, ayan na po. Tapos na po natin na na-building yung vertical at i-kick. Lilinisin na po natin yan. Ayan. Okay. So, ito na po yung mga kabakal. Ito na po yung ating vertical sa galvanized na beam natin. So, kailangan na para makuha natin yung quality na pagka-welding yan ay gamitan po natin siya ng way down dahil galvanized po itong ating its beam, no? Pag wala po tayong technique dito mga kabakal kung paano ito natin weldingin na makuha natin yung quality ng ganito yung ganyan na pagka-welding na quality ay hindi po natin to ma-welding ng ganito. So sa mga baguhan dyan na hindi pa po nakapag-try kung paano weldingin ng yung galvanized na H-beam, ganito po yung ating procedure dyan mga kabakal. I-weedown natin siya una at saka natin siya i-vertical para makuha natin yung ganito pagka-welding na quality. So ayun lang po mga kabakal, don't forget to subscribe my YouTube channel Ilalibay and click na rin sa notification bell, notification bell natin para ma-update kayo sa next kong vlog about sa pag-welding. God bless us all.